Ayan, hi there, welcome back po sa ating pong YouTube channel. At matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload. Pero ngayon, for today's video, subukan po nating puntahan o face reveal po natin, mga kapatid, yung aputihing guro na nagbigay po ng cellphone po dati kay Brother Paulo. Kung inyo po nga napanood po dati, at taon na rin po yung lumipas na naibigay yung cellphone na maring makatulong sa pag-aaral ni Brother Paulo. At yung puting guro na nagbigay ay hindi niya po pinabanggit yung pangalan. Pero ngayon ay iso-surprise visit po natin siya. At subukan nating tanungin kung bakit nga po ba siya tumutulong sa mga nangangailangan. At ano ba yung pakiramdam ng tumutulong na po sa tumutulong sa mga nangangailangan, mga ganong bagay. At naway itong video rin po na ito kaya magsilbing hamon sa bawat mga tagapanood, sa bawat mga guro, sa bawat mga may kakayahan na para makatulong sa bawat mga nangangailangan sa kung papaano mang paraan. So puntahan natin yung putihing guro na nagbigay po ng cellphone kay Brother Paulo. At kung di nyo pa napanood, ilalagay ko na lamang po yung link po sa baba upang mapanood po ninyo yung video yung pagbibigay ng cellphone kay Brother Paulo. So tara, punta po natin yung butihing guro ng Pangasinan State University in Fanta Campus na nagbigay po ng cellphone kay Brother Paulo. So tara! So ayun, mga kapatid, stopover po muna tayo. At nandito na po tayo sa part po ng Kato. Kaya siguro meron na po kayong idea kung sino po yung ating pong iso-surprise visit. At tuloy na po tayo. So ayun, mga kapatid, at sa wakas, nandito na po tayo. So doon po yung daanan, pero hindi ko na po nabid yung ating pong pagpasok. At ngayon po ay tutuloy na po tayo sa bahay po nila, Ma'am Kat. At susige, ipa-plant camp ko lang. So ayan. At naway maabutan po natin siya dahil laging busy. At, ay, hello po, Ma'am. Good morning po. Saan po kayo pupunta, Ma'am? Mabiyahe po kayo. Ngayon sakto po nabutan natin si Ma'am Kat, mga kapatid. So ayun, mga kapatid, at buti nabutan po natin si Ma'am Kat at papalis na nga po siya. Sobrang busy nga po talaga. At, so ayun, Ma'am, at pagpasensya nyo na po dahil gusto ko lang din pong ipaalam sa mga tao kung sino po yung nagbigay ng cellphone po kay Brother Pau. Do kabilin-bilinan po ninyo na ayaw nyo po talagang ipabanggit po yung ibang pangalan. Pero so ayun, naway itong bagay din po nito. Gusto ko rin po kasi maging hamon sa bawat mga maring mga may kaya o mga may kakayanan, sa bawat mga tagapanood na maring makatulong po sa mga nangailangan. Pero yun, Ma'am, yung mga katanungan lang naman, gusto ko lang malaman, no po, kung ano po ba yung mga rason o bakit po ba kayo tumutulong sa mga nangangailangan? Siguro number one, passion na yun ng ano. Tsaka dahil na rin siguro dun sa tingin ng daddy ko na sabi niya kung ano yung mayroon tayo at may humingi ng tulong o yung mga willing mag-aral pero hindi talaga kaya at kaya na magtulong. Extend natin yung kamay sa kanila para matulungan sila at para din mapabuti rin yung kanilang future. Kaya siguro hanggang ngayon kahit hindi naman kami talaga sobrang malaki ang budget namin mag-asawa, pero in-extend talaga namin yung tulong namin, especially dun sa mga kabataan na gusto mag-aral pero keep it din financially. Ano po ba yung pakiramdam kapag nakakatulong? Bakit hanggang ngayon nga naging passion nyo na po yung ganong pagtulong sa mga nangangailangan? Masaya yung nakakatulong sa mga kabataan, sa kapwa, kasi alam mo na yung binigay mo sa kanila na blessing, yun din yung blessing na natatanggap namin na mag-asawa ng aking family kay Lord. Kaya sabi nga, share your blessing. Gusto ko lang i-share yon. Yung pagtulong kasi parang ano na yun eh, yun na yung isang paraan para ipakita natin yung pagmamahal natin kay God. Kaya hanggang ngayon, hanggat kayang tumulong, tumutuloy tayo.
So ayun po at wala nga pong ibang nagbigay no po sa cellphone po na ipinagkaloob po ni Ma'am kay Brother Paolo kundi si Ma'am Kat at sa tulong po ng Panginoon. Pero pasensya na po kayo Ma'am dahil na tawag nito na na-checkmate ko po kayo. And ayaw po kasing pabanggit po ni Ma'am Kat yung kanya pong pangalan pero now ito po ya. Ano po ba yung Ma'am Kat, ano po yung maaaring maging hamon niyo po sa mga tagapanood or sa bawat mga tao na maaaring may kaya din na maaaring makatulong ano po yung siguro ang masasabi ko lang kapag kaya natin tumulong sa ating kapwa ibigay natin yung tulong na karapat dapat sa kanila. Huwag nating isipin yung kung ano yung babalik sa atin. Ang importante matulungan natin sila. Hindi man sobra-sobra yung laman ng ating mga bulsa, pero sabi nga ni Lord, di ba, share your blessings at siya na yung bahalang magbabalik sa'yo ng sisipilit at mahabol na pagpapalan. So, ayun at maraming salamat po, Ma'am Kat. At saan po kayo papunta po ngayon? May travel ako kasi papunta ako ng Biliasis, kaya nagmamadali. Opo. Pasensya na po ma'am, naagaw ko po yung oras po ninyo. So ganun pa man ay maraming salamat po sa pagkakataon na inyo pong ibinigay. At okay lang po ma'am na at least ngayon ipublish ko na po yung pangalan po ninyo. So ayun, salamat po kay Ma'am Kat. So ayun, picture po muna kami mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jason Fontanilla ng Barangay Itia. Isa po ako sa anak-anakan ni Madam Catherine Lumanta dyan sa PSU Manta. Bali, hindi po kami magkaano-ano. Pero naglakas loob lang po akong mag-enroll sa PSU Manta. At bigla na lang niyang sinabing, sige, paghatian na namin ni Sir James Polmo yung tuition fee mo. Tapos kapag kakain ako sa kantin, bigla na lang sasabihin nung canteen teacher na bayad na yung kinain mo, binayaran ni Madam Ka. So imbis na pambayad ko sa canteen yung pera ko, ilalaan ko na lang ito pambayad ng projects o iba pang bayarin sa aming paralan. At kapag wala na talaga akong mapagkunan, Madam Ka, porta man pambayad ko sa ganito. Agad-agad naman siyang bidilhin siya at bibigyan ako. So ako po ngayon ay isang teacher 3 ng Viga Elementary School. And maraming salamat po sa nanay ko sa PSU Infanta. Kung wala po kayo, hindi ko po mararating itong posisyon ito. Maraming salamat po and God bless.